Ito yung kabila. So, ito guys, para matanggal to, ipupush nyo lang itong plate na ito. Yan. Yan, para mahugot nyo na siya. Yun. Tineng! Ayan. Ito na siya guys. So, grabe. So, sulit na sulit ang ating brake pad. Mga ka-tech at mga ka-DIY. So, isang magandang araw sa ating lahat. Ngayon ang ating gagawin ay mag-DIY tayo. DIY tayo ngayon, mga kabating-ting. At ang ating i-DIY ngayon ay brake pad replacement tayo ng ating motor. So, bilang maintenance ng ating motor ay kailangan ating pinapalitan ng ating mga piyesa pag na-worn out na. At kagandahan din kapag tayo ay may mga sakyan, dapat ay kahit paano may alam tayo sa mga basic na maintenance. Ayan. Kung kayo ay mabuting ting, ito ay advantage na sa inyo. Ayan. So para magawa ang ating mga daily maintenance ng ating mga sakyan. So ngayon, ang ating nabili ay Bendix. Ang ganda guys. So ang ganda niya. So, pang Super 8 talaga, mula pa. So, nabili ko siya sa isang store sa Shopee. So, sa description guys, ninyo makita yung store na nabilang ko ng ganitong brake pad. Kasi dito guys, sa amin, mahirap pakabili ng parts ng Kimco. So, mostly Honda, Yamaha. Pag Kimco, alam niyo naman na Kimco talagang bibihira ang mga piyesa niyan. So, okay. Huwag ating patagalin at yung tanggalin at palitan ang brake pad itong ating sakyan. Okay, guys. So, ating tatanggalin yung dalawang bolt na yan. So, ito yung number 12. Then, hilahin. Ayan. Ito yung kabila. So, ito guys, para matanggal to, ipupush nyo lang itong plate na ito. Ayan. Para mahugot nyo na siya. Yun. Ayan. Okay guys. So, grabe. So, sulit na sulit ang ating brake pad. So, okay guys, atin lang na-remove yung isang caliper, yung isang brake pad dito. Ayan, sa kanyang mounting bracket. Ngayon naman, para natin ma-insert itong isa pang brake pad dito, since ito ay nakaangat na, itong kanyang piston ay nakaangat niya, kailangan natin siyang i-push pababa. Kung kaya ng kamay, pwede. Pero usually, ang ginagamit ko dito guys ay C-clamp. Ito guys yung gamit ko. Kaya sa mga sakyan, nagkapalit ako ng mga brake pads sa sakyan, ginagamit ako rin guys ng C-clamp na ito. So, malaking tulong para ma-push natin yung pinaka-piston ng caliper natin.
guys. Nakalubog na siya. Kanina, nakaangat yan. So ngayon, atin na naya. Okay. So ito ating ikakabit. Yun, guys. Compare. Kumpara natin, guys. Sulit-sulit ang ating lumang brake shoe. Ang ating lumang brake pad. So, ganyan siya. Ganyan kanipis na yung ating brake pad. So, ito namang isa. Ayan. Ayan, guys, oh. Ang laki ng diferensya. So, ating ikakabit ito. So, madali lang, guys, magpalit neto. Kahit siguro sa video na to pwede nyo masubaybayan sapagkat talagang madali lang talaga magkabit neto ng brake pad. Yung kabit to, dali, madali lang, guys. Meron naman siyang guide dito. Ayan, kung paano siya ikakabit. Yun, oh. Swap na swap. Nice. Then, ito ulit. Ayan. Pag ayaw, push to. Yun. Balik. Balik natin. Yun. Guys, okay na, so ngayon at siyang i-kakabit na dito. Ganyan siya, guys. So, diba? Ayos, madali lang maglagay ang ating brake pad. Ito yung kabit. Okay na, guys. Noon kadali magpalit ng brake pad. Yun. Yun. Okay, guys. Okay na yung ating ginawa ngayon. So, quick fix tayo. DIY, mga kabutingting. Malaki yung tulong kung tayo ay marunong magbutingting ng ating mga gamit at ating mga sakyan. So, para less tayo ng gastos. Pero totoo, kung gusto nyo makatipid at nagkitipid kayo sa mahal ng bili ngayon, eh kailangan matutunan nyo rin na gumawa ng mga basic maintenance ng ating mga sakyan. Okay, guys? So, kung nagustuhan nyo, like and share the video and click notification bell para sa ating mga newest video na ating i-upload sa ating YouTube channel na ito. So, God bless mga kabutingting.